I am beautiful people. Nandito na tayo ngayon. Ay, sandali. Pisaan ko lang sila, beautiful people, ha? Kung sila'y may kapangyarihan, kawawa naman tong... Ay, bumubula pa. Beautiful people. Wala na akong lakas dito sa aking. Tingnan nyo, beautiful people. May mga kapangyarihan talaga sila. Totoo nga pala sabi ng asawa kong India. May kapangyarihan nga itong Bertod, nga itong nyug. Yung, ano ba tawag ng bagol? Nang nyug. Sa lolo niya daw yan eh, yung India. Nakalagay pa, Ayan, yung aking kawawa itong, ano na to? Itong ngipin ng kalabaw. Ilang beses ko siyang inanuhan ng lemon. Ayan, beautiful people, yung hubad na Santo Niño rin, oh. Bumubula rin. Pati itong bala. Grabe, beautiful people. Tingnan nyo. Bakit lumalabo itong aking video? Yung camera ba? Ayan. Talagang bumubula. Tingnan mo, beautiful people, no? Nakakatakot. Uy, andar. Sabi ko sa inyo, beautiful people, meron talagang anting-anting, talagang naniniwala talagang mga India sa anting-anting. Totoo nga, may mga ano pa pala din sila, may ano pa ba yun? Bertod, ano ba yun, may tawag pa dyan? May power pa rin sila. Dinadasalan pa siguro to noon ng sa Quiapo, ang tagal na noon, beautiful people. 1989 yata ito. Ito, 1989. Tagal na. Tapos, itong bala sa tatay ko pa yon, nang mabuhay pa siya. Ako'y 6 years old. Mayroon na kaming mga ganyan. May mga habak na kami. Maliliit pa kami. May 6 years old pa ako nito eh. Habak na yan eh. Ito, 9 or 10. Yan. Binutasan ko siya, but tingnan mo, mayroon na siyang tali. At ito sa asawa ko, sa ex-man ko. Tingnan mo, beautiful people, oh. Grabe pala. May ano pala to talaga. Anting-anting talaga pala tong ano na to. Tingnan nyo, beautiful people, oh. Itong na to, sa India yan eh, binigay sa akin. Meron talaga pala, ano siya. Totoo nga palang sabi ng aking ex-husband. Huwag ko daw, anuhin. Ano ba yung tawag? Iwala. Dahil tunay nga pala sila na... Tingnan, beautiful people, oh. Ang lakas ng kanyang agimat. Ang kanyang ano pala, Bertod nito, beautiful people. Kasi nga, wala daw tong mata na bagol, yung nyug. Isa atin may isang mata, dalawa mata, o kaya walang mata. Ito walang mata daw tong nyug na to. Na nakuha niya, kaya ginawang nila. Tingnan mo, beautiful people, oh. Ngayon, kikwintas ko ulit siya. Kasi gabay nga daw yan eh. Sa mga aksidente, sa mga kung ano mga masasama na lumalapit sa'yo, lilihis sa'yo. Yun ang ibig sabihin niya. Lilihis, hindi mapunta sa iyo. Kawawa naman yun aking ngipin ng kalabaw. Nalanta na siya talaga. Kasi lagi ko siya. Kawawa naman.
Kawawa naman, beautiful people. Nako po, ano bang ginawa ko sa kanila? Tapos ito, beautiful people, tinan nyo, para siyang poke. Nang tingil. Pero bato siya, beautiful people, ha? Grabe, nalabo na naman tong aking video. Nako po, bakit lumabo? Ilagay ko nga tong poke. Tingnan ko nga, beautiful people. Sandali lang. Lagyan ko nga ng sitrone kung tunay siyang mutya. Tingnan mo, beautiful people. Anuhin ko rin siya nito. Kung tunay nga siya. Siya, mutya rin siya, beautiful people. Para siyang poke. Oh. Nako. Para yata to, yung para siyang gayuma. Pagka may hawak kanyang mutya na yan, lapitin ka ng babae. O lalaki, bahala na, beautiful people. Alisin ko lang tong aking mga agimat. Kasi naluto sila eh. Sandali lang. Yan na, beautiful people, oh. Grabe. Tunay nga sila. Sandali lang. At hugasan ko lang itong... Hugasan ko lang, beautiful people, kasi wala akong gatas. Sa susunod na lang pagka ako'y nakabili ng gatas, kasi pati ako wala ding gatas eh. Yung kape ko, walang gatas. Kasi naluto na talaga sila sa lemon. Sandali nga. Ayan. Kawawa eh. Okay, beautiful people. Ito talaga, bagol talaga siya, beautiful people, oh. Alam niyo naman, di ba, ang bagol, yung nyug. Grabe. Ibang mutya yung meron ako, beautiful people. Bakit ngayon pa, kung kailan ako tumanda, dapat nung bata pa ako, meron ako. Grabe. Grabe, grabe. Hugasan ko na rin to, beautiful people, kawawa eh. Mga mutya ko, ayan. Hugasan ko lang sandali. Para nga talaga siya poke, beautiful people. Yung tingle ba? Oh? Grabe. Bato siya, beautiful people, ha? Bato. Ayan, oh. Kailangan ilagay, dyan muna sila. Ilagay ko yan sa, ano, ano ba tawag dun? Sa garapon na may langis. Busy lang kasi ako ngayon. Bising, busy. Ang kawawa kong mga mutya. Talagang subok ko sila sa lemon. Grabe, beautiful people. Ito mutya to. Kailangan mailagay ko to sa ano. Grabe, ano kaya ito, beautiful people? Bato kasi siya yun. Kaya lang ilagay ko siya dito, beautiful people, sa pulang, ano. Sandali nga, hindi ko mabuksan pagka yung isang kamay ay, ano, ayan. Ayan. Kasi mutya siya eh. Para siyang poke ba? Para sa mga taong naghahanap ng karelasyon ng babae o kaya lalaki, yan ang magiging mutya nila, yan ang agimat, habulin sila ng mga babae, kumbaga. Yan. Ang ganda ng aking mahal na anghel. Nako, tingnan nyo nangyari, oh, nagpulupot na sila lahat. Yung aking mga anting-anting, ang aking mutya. Totoo talaga sila, beautiful people. Sabi ko sa inyo eh. Pagka ang kwento ko, beautiful people, mga kapanahonan pa noon yan, sa edad kong 52, noon bata pa ako sa Mindanao, lumipat lang kami. Kasi ako noon, mga bata ako, ako ang laging daladala ng nanay tatay ko. Kasi kung sino yung bunso, lagi yun ang sinasama.
Ayan na siya, beautiful people. Grabe, oh. Kahit inahanuhan ko. Ano kaya tong klase na to? Bakit hindi siya nabura? Yan talaga bagol. Ano kaya tong mga buto-buto na baton na to? Ang galing, beautiful people. Tingnan mo, nagkabuhol-buhol na. Paano na tong isang kamay ko? Hindi ko. Sige na, beautiful people, ha? Ang daming nagkaka-interest dito, beautiful people, pero hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo itong ngipin ng kalabaw. Daming nagkaka-interest sa kanya. Kaya lang, pag binigay ko naman, wala naman siyempre sa inyo itong power. Mawawala ang power niya kasi ito ay para lang siguro sa akin. Kaya nagpakita sa akin at napulot ko. Tapos pagka ito'y binigay ko sa inyo o kaya ibinenta ko sa inyo o binili nyo sa akin, mawawala ng power. Pero nakita nyo, may power talaga siya, beautiful people. Yan. Pati ito, tinan nyo nangyari sa kanya, oh. Lalo siyang kumintab sa lemon. Ang santo ninyong hubad. Yan ang lagi na sa akin. Ito. Pati ito. Tingnan nyo. Hanggang ngayon pala, mayroon pa pala siyang agimat. Yan ang kwento ko sa inyo, beautiful people. Yung pamilya ko sa Mindanao, sa pamilya sa nanay ko, kasi nanay ko nga, Bisaya, Mindanao talaga yon siya. Doon siya pinanganak hanggang siya nakapag-asawa siya. Nung dalaga siya, nagpunta ng Maynila, nakilala niya ang tatay ko sa Bulacan. Kaya kaming magkakapatid, dalawa ang pinanganak sa Bulacan, dalawa ang pinanganak sa Mindanao. Ang pinanganak sa Mindanao, ako at saka yung isa kong kapatid, yung sinundan ko. Pero ang panganay namin at sumunod sa panganay, sa Bulacan sila pinanganak. Kasi doon nagpag-asawa ang nanay-tatay ko eh. Nagkaroon sila ng dalawang anak, tapos umuwi sila ng Mindanao, nagkaroon ng tatlo, nagkaroon ng apat. Yung pang-apat na yon, ako yon, beautiful people. Kaya nga ako ang sa magkakapatid namin, ako ang may kaya sa buhay, kumbaga. Ako ang nakakatulong sa buo kong pamilya. Ako ang nagpapadala sa kanila ng pera. Nung nabubuhay pa nanay-tatay ko, kumbaga ako ang pensyon nila. Ako ang nagpapadala ng pera sa kanila. Kasi ako ang nakapag-abroad eh. Kaya yan, beautiful people. Tingnan nyo, oh. Yan ang mga kwento ko, beautiful people. Yan ay nangyari sa buhay ko. Yan, totoo yan. Nung mga bata pa kami, ang mga pinsan ko, lalo na yung doon sa kung saan yung may mga sa Marawi. Sa bundok talaga ang Marawi. Gera talaga dati ang Marawi. Hindi ka pwedeng lumusong sa Marawi, sa Iligan City. Aambusin ka. Ilang beses nang inambus yung kapatid ko. Yung sinasakyan nilang Fortune ba yon? Yung bus na Fortune noon. Kung may Fortune pa ngayon, 52 na ako. Yung Fortune na bus, inaambos yan, nirarakrakan yan. Eh yung kapatid ko, yung babae, mahilig pumunta sa Marawi, sa Tambo ba yun? Rakrak, kasama yung tsahin ko, mga pinsa niya. Wala, sila buhay lahat, beautiful people. Kasi may mga sila eh, anting-anting dala eh. Yung walang anting-anting, yun ang mga namatay, yun ang kawawa, beautiful people. Talagang nirakrakan sila. Ang bala lang, dumadaplis-daplis lang sa kanila. Tapos yung pinsan ko, yung mga sundalo nga, beautiful people, alam nyo, pag binabaril sila, natutunaw, hindi natutunaw, nakukupi lang yung bala. Bago dumapo sa kanilang katawan yung bala, kupi na. Naaano na lang sila, yung parang napapaso lang sila sa init ng bala. Grabe, beautiful people, kung alam nyo lang yung mga anting-anting na yan, kailangan may hawak talaga kayong anting-anting. Iyan ang gabay. Yan ang tunay na kwento ko talaga, beautiful people. Kasi nangyari sa pamilya ko yan eh. Lalo na yung pinsan ko.
nung may baylihan, dumayo sila ng bayli. May mga sundalo. Nag-away-away. Napag-initan sila, yung tao na yun. Ewan ko, MPA yata yun o ano. Oh, nagbarilan. Di nabaril yung pinsan ko. Nabalitaan. Oh, nabaril si ano, ganito. Ayoko sabihin yung pangalan, beautiful people. Nabaril daw ganun. Takbo, takbo. Tapos umuwi, nakamotor. Tapos yung bala, dala-dala niya. Pinakita lang niya yung peklat niya sa kanyang dibdib. Talagang malapitan daw siyang binaril sa dibdib. Akala nila patay na. Pero walang dugo, kundi ano lang, may tinatawag silang ganyan. Para bang goma lang nangyari sa katawan niya. Parang goma na binaril siya pero nakupi yung bala. Pagkatapos, pinakita lang yung bakat lang ng bala na parang napaso lang siya ng bala. Ang galing talaga, beautiful people. Sabi ko nga sa inyo eh. Nung bata rin ako, natatandaan ko yun. Oh, wag niyong isama si Nini. Ingatan niyo kasi Nini ang pangalan. Naku, nabanggit ko pa pangalan ko, Kati. Sabi nila, wag niyong isama si Kati kasi baka kidnapin yan kasi galing ng Maynila yan. Naku, eh. Alam nyo naman, di ba, sa Mindanao, minsan kinikidnap, minsan pinuputulan ng ulo, pagpupunta ka, tutungas ka ng bukid, ganyan-ganyan yan, ng mga kwento yan. Eh, siyempre gusto ko ding sumama. Kung saan yung isa kong kapatid naman, kung saan yung may mga gera, kung saan yung may away, doon pumupunta. Kaya pala hindi takot, kasi may anting-anting. Ano ba naman yan? At saka may pinapahid sila sa ulo, yung lana, beautiful people. Yung isa ko namang pinsan, mayroon ano siya, yung ano ba yun? May iniinom siya eh. Lana yata yung iniinom, tapos may papel na may nakasulat na Latin. Pagka siya sasakay ng Fortune na bus, o kaya ng motor, o kaya ng truck ng kuprasan, mga truck-truck na yan, ng mga mais, bigas, umaangkas lang sila, walang bayad-bayad kasi papuntang bukid nga, kumbaga. Nako, ang kwento ko talaga sa inyo, beautiful people, tunay talaga to. Wala silang mga takot. Paano? May mga dala nga silang mutya, may mga dala silang anting-anting na galing sa mga puno, sa mga kalupaan, sa tubig. Mga mutya, may mga dala-dala silang anting-anting. Kaya wala silang takot. Pati yung mga pinsan ko, mga sundalo. Ilang sundalo ang mga pinsan ko, ang anak ng tsahin ko, bali 13 yata o 11 ba yun sila? Puro sundalo yun, ha? Pero ang isa lang yata ang hindi nagsundalo, yung pinakabunso nila, kasi pinag-aral yun eh. Lahat naman sila tapos na pag-aaral, kaya lang ang iba gusto talaga magsundalo. Hanggang sa nakapag-asawa sila, hanggang sa nag-retired sila, mga asawa nila, mga teacher. Naku, nabanggit ko na naman yun. Mamaya mahanap nyo yung mga sundalong, yung teacher, mga asawa. Baka yan ang mga, sabi nyo, kwinikwento ko. Masama, mabawal yung magkwentong ganyan, beautiful people. Kaya lang, ang kawawa ko namang mga ano, totoo yan, beautiful people. Kasi noon, hindi ako interesado sa mga anting-anting, kagaya ng mga kapatid ko, pinsan ko. Ako hindi, kasi ibang akin eh. Kasi ang gusto ko, mag-abroad. Yun lang ang akin. Pero yung mga anting-anting, kasi beautiful people, ang ano ko lang, wala kasi akong nakita sa umasenso sa may mga anting-anting. Ewan ko lang ba? Mahirap pa rin. Parang nasa bundok-bukid lang ba sila? Pero may mga anting-anting. Kasi nga, gabay lang ba sa kanila yung ilayo sila sa kapahamakan, sa mga gera, sa mga ano. Pero yung mga sundalo, beautiful people, yun ang may kaya sa buhay. Oo, yung mga pinsan ko, sila ang may kaya sa buhay. Kasi nagsundalo nga sila, siyempre malaki ang sweldo ng sundalo. Yun, tapos yung mga anak nila, naging teacher yata. O kaya, naging maestra ba? At saka yung iba ay may mga business na rin sila. Nagtitinda sila ng mga bahay. Ano ba tawag niyan? Yung nagtitinda ng mga kondominium. Yun ang pagkakaalam ko, beautiful people. Ha? Kasi matagal na rin ako hindi nakauwi ng Pilipinas eh.
Yun nga nakikwento ko sa inyo, beautiful people, doon sa lana, alana, lana, langis. Pag nagpahid ka sa ulo noon, sa may puyo, sasakay ka ng barko, ang tubig ng dagat, malinaw. Kaya nung bumiyahe kami ng sakay kami ng barko, talagang malinaw. Talagang walang, kahit may bagyo, malinaw. Nung nakauwi na kami pabalik ng Manila, beautiful people, at ako'y nakabalik na dito sa Europe, nabalitaan ko na lang, sinabi ng mga kapatid ko at pinsan ko, na yung sinakyan naming barko, nalunod. Ang daming namatay daw doon. Grabe talaga, beautiful people. O sige na, beautiful people, naku, mahaba na naman tong video ko. Sabi ko nga, anuhan ko lang eh. Iksian ko lang, ito na mahaba na naman. O sige, beautiful people ha, yan lang beautiful people. Maniwala tayo o hindi sa anting-anting o mutya o agema, at kailangan mayroon din tayong gabay sa ating katawan. Pero, syempre beautiful people, ang gabay natin, ang Panginoong Diyos. Yan lang talaga, at ang mahal na anghel. Ayan yung anghel ko oh. Tsaka yung aking lana. Yung lana ko, beautiful people, oh, yan. Lagi ko yan. Bago ako lumabas ng bahay, nagpapahid ako sa aking ulo, sa aking puyo. Kasi, gabay ko yan, beautiful people, itong lana na to. Gabay ko yan. Naniniwala ako ngayon. Dati hindi ako naniniwala, beautiful people. Pero, sunod-sunod yung mga nangyayari sa akin noon. Sabi ko, uy, salamat at hindi ako na ano yung iba ang nangyari sa kanila. Lagi akong nadadaplisan lang. Daplis talaga, beautiful people. Hindi ko alam. Ginagabayan pa pala ako ng aking mga agimat at ng aking mga anting-anting na hindi ko sila pinapansin. Hindi ko sila ano talaga. Dahil hindi ko alam kung paano gamitin, beautiful people. Yung mga agimat ko, yung mga mutya ko, mga anting-anting ko. Kahit bigyan ako at panmapulot ko yan sila, sila'y lumalapit talaga sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Ano-ano pa pinagagawa ko, inaano ko lang sila, binabaliwala. Pero sila pala ang tumutulong sa akin, sila pala ang nagagabay sa akin. Kasi ang naniniwala kasi sa Panginoon Diyos, beautiful people, at saka sa anghel kasi. Bali sila ang anghel ko ang nagagabay sa akin din. Pero mas mabuti rin yung may gabay ka sa katawan. Totoo yan. O sige na, beautiful people, naku, yung aking video, ang haba na, nag-ano na naman siya. Okay, at tatanggalin ko yung buhol-buhol. Okay, beautiful people, sana nagustuhan nyo yung kwento ko, nagustuhan nyo ang aking video. Sa susunod ulit, beautiful people, ha? Okay, bye-bye, beautiful people. Stay healthy, stay at home, beautiful people, para lagi tayong healthy, lalo na sa panahon ngayon. Okay, beautiful people, bye-bye. Matulog ng husto, kumain ng wasto, beautiful people, at uminom ng maraming tubig. Yan ang ating power, ang tubig. Ang water is life. Okay, beautiful people? Okay, bye-bye. Puro na lang ako bye-bye, beautiful people. Pero salita pa rin ako ng salita.